Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. Lalong higit sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Papalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom, ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa desyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isang nagmamahal sa kanila. Sila'y iyahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ng mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan ang sabi ng mga taga-Jerusalem.
Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na kanyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natanggi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong, ang pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sino man, ako'y pinapanaligan, ay di mapapanaligan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa, at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay saring ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak. At ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ang mga patay, ang tinig ng anak ng Diyos, at makinig sa kanya ay mabubuhay.
Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang Anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang Anak ng Tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ganun din kasama natin ang mga nasa tahanan sa pamagitan ng radyo, Radyo Totoo, ang radyo ng Archdiocese ng Lipa. Ganun din ang mga kasama natin sa pamagitan ng ating Facebook Live. Kahapon, si Jesus ay nagpagaling ng isang paralitikong 38 taon ng may sakit. Siya'y hindi makababa doon sa tubig sapagkat sa paniniwala ng mga Hudiyo, kapag ka nakalawkaw ng anghel at gumalaw ang tubig, ang sinumang maunang bumaba sa tubig ay gagaling anuman ang kanilang karamdaman. Kahapoy pinagaling ni Jesus yung isang lalaking paralitiko sapagkat hindi nga siya makababa. At ginawa niya ito araw ng pamamahinga. Kaya ang mga Pariseo, ang mga eskribay, nagalit sa kanya sapagkat siya'y gumagawa sa araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamahinga ay bawal magtrabaho. Kahit igalaw mo ang iyong kamay, ay bawal. Pero si Jesus, nagpagaling. At ito, sa ating napakinggang mabuting balita, ito ang kanyang paliwanag, no? Sa mga eskriba, sa mga Pariseo. Nagpagaling siya sapagkat ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Ama. Sabi niya, ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. No? Siya'y tuloy-tuloy sa paggawa, pagpapagaling, paggawa ng lahat ng kabutihan. Hindi siya natitinag sa mga Pariseo, sa mga eskribang bumabatikos sa kanya. Tuloy-tuloy siya. Sapagkat ang sinusunod niya ay hindi ang approval ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng mga matanda ng bayan, kundi ang kalooban ng Diyos. Di ang approval ng tao. Ang sinusunod niya ay ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon panahon ng Kwaresma. Ito'y panahon ng pagkakawang gawa. No? Panahon ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Nawa, hindi tayo tumigil, no, sa paggawa natin ng ating ng pagmamahal sa ating kapwa. Nawa, hindi tayo masira dahil may mga taong naninira sa atin, no, katulad ng mga Pariseo at eskriba. Nawa, tayo'y tuloy-tuloy pa rin sa lahat ng kabutihang ating ginagawa. Kahit na alam mo, sa palibot mo, napakarami ng taong sumisira, bumabatikos, kung sa media ay nagbabas sa iyo, sa lahat ng kasamaan, ang kanilang nakikita, ang tingin nila'y masama dahil binabash ka. Pero nawa, dahil ikay gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon, tuloy-tuloy. Nawa, hindi ka masira.
nawa hindi ka panghinaan ng loob sa lahat ng iyong ginagawang pagtulong, sa iyong ginagawang pagmamalasakit, at lalong higit, panahon nga ng Kwaresma, yung iyong ginagawang pag-aayuno, nawa hindi ka masira sa anumang mga bagay na iyong nakikita, sa iyong pagdadasal, naway hindi ka madistract ng mundong ito, ano, dahil sa mga bagay na nakapalibot sa iyo, nawa lumalim ka sa iyong relasyon sa Diyos. Lumalim ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Naway hindi ka masira, no, hindi ka madistract dahil sa ingay ng mundong ito. At kahit ng iyong pamilyang kasama mo, naway hindi ka madistract nila at tuloy-tuloy ang iyong paggawa ng kabutihan. At yan ang mga minamahal na mga kapatid ang inyong hilingin sa Panginoong Diyos, na nawa itong buong panahon ng Kwaresmang ito, patuloy kayong, sabi nga po sa Batangas, ay tumimo, yung tumiim sa iyong kalooban, ano, sa iyong puso, ang diwa ng ganitong panahon. Ang panahon ng pagbabalik loob, panahon ng pagkakawang gawa, panahon ng pagdadasal, panahon ng pag-aayuno. Naway ito'y hindi mo sayangin dahil sa maraming distraction na nakapalibot sa iyo. At hilingin natin kay Padre Pio na nawa yung mga bagay na nakaka-distract sa atin ngayon sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay naway mapaglabanan natin, lalong higit ang kasalanan na pinakamabigat na distraction sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasamot, humingi ng patawad mo. O Ama aming handog, ang pinapayakalak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humingi patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagkisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan,
siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasangin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Binigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kahirapan. Oh.
sa tukso mong nalagpasan. Oo, nais kitang tularan. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Inoon, iyong pungugasan lahat ng aming kasalanan. Sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 Tamin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, Cesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga daasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hangga. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili.